Isa pong magandang araw sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kapatid, lalo't higit sa ating pong mga kaibigan at kapatiran dyan sa Waco Association. Ang video na ito ay aking pong gagawin o ginagawa at sapagkat meron po kong gusto linawin sa ating pong mga kapatid yan sa mga kapatiran sa Waco. Ito po ay naka-address sa kanila. Ang presentation na ito ay naka-address po sa kanilang mga leader, sa kanilang mga Bible worker na kinakailangan bigyan nila ng pansin ang katanungan na ito. Ang katotohanan po ng RAD ay napakahalaga sa atin bilang isang RAD believer, no? Alam natin at mahalaga para sa atin yung mga doktrina na ating pong mga tinatayuan, ating hinahawakan. Napakahalaga po ito, lalo't higit ang pag-aaral sa 144,000, pag-aaral sa Daniel 2, o pag-aaral sa Matthew 13. Lahat ng mga topiko ay ito po ay mahalaga sa atin. At lahat ng mga sinasabi sa RAD ay lahat po yun ay napakahalaga sa atin bilang isang Davidian, bilang isang nag-aangki na nasa atin ang katotohanan. At itong pag-aaral na ito, itong bubuksan ko po sa inyo na topic, ay isa din po ito na sana bigyan po natin ng halaga sapagkat ito ay napakahalaga sa amin bilang isang Bayesian sapagkat ito ay may kinalaman sa ating pong kaligtasan, no? May kinalaman ito doon po sa ating pong pag-aangki na bilang isang totoong flock o totoong association na gumagawa sa bukirin ng Panginoon. So, ang pag-aaral po na ito, mga patid, ang gusto ko pong i-open sa inyo, itong sinabi po sa Mark 13:34, sapagkat isa ito na katotohanan na kailangan natin maintindihan, lalo't higit itong binabanggit dito sa Mark 13:34, tumutukoy po ito sa mga sa servants ng Panginoon. Kung tayo po ay naniniwala na sa huling panahon ay ang Diyos ay meron siyang mga servants, no? Kasi ang binanggit dito, dito po sa talata na ito, ay tumutukoy sa servants, no? Ang Panginoon, kung atin pong babasahin, nandito po sa atin pong screen, ayan, nakikita nyo po sa ating pong screen na tumutukoy po rito yung tinatawag na yung ibinigay ng Panginoon na authority sa kanyang mga lingkod o sa mga servants. To every and to every man his work, no? Ang sabi dyan. And commanded the porter to watch. So, kung yung talata na yan ay ina-apply natin ngayon, na sinasabi natin na ang Diyos habang siya ay nandoon sa far journey o yung apply yan sa panahon na umakyat na ang Panginoon doon sa kanyang doon sa langit at atin pong iniintindi na meron ang Diyos binilin, meron siyang iniwan, walang iba kundi ang kanyang mga alagad o yung tinatawag na kanyang mga servants na may kanya-kanyang trabaho. So, i-consider din po natin yung gawain ng porter. Oh, siya ay and commanded the porter to watch. So, yun po ang gusto kong linawin sa oras na ito sa ating pong mga kapatid dyan sa Waco Association, no? Sapagkat napakahalaga po nito, mga kapatid, no? Ating pong pag-aaralan ang porter na ito kung apply pa ba ito sa ating pong panahon, no? So,
alam natin mga kapatid, bilang isang Bible worker ng Bayesian, ang inyo pong lingkod, bilang isang hinayer ng Bayesian na manggagawa dito sa Philippine Division, mga kapatid. So, kailangan po natin ibigay ang paliwanag bilang isang Bible worker kung ano ang paliwanag ng RAD, no, sa talatang ito ng Biblia. So, kung inyo pong babasahin sa commentary ng RAD, sapagkat ang RAD ay 100% naman yan ay truth, no, sang-ayon sa mga mabasa. At lahat ng nakasulat sa RAD, mahalaga. Mahalaga at kailangan natin bigyan ng pansin at paliwanag. So, tingnan po natin yung track 13. Ito pong track 13, mga kapatid, binanggit po dyan. Binanggit sa track 15 na ang pag-alis ng Panginoon, alam natin kung ano yon, yung pag-alis niya at pag-iwan niya doon sa kanyang mga alagad at sa kanyang porter, ayun po ay nangyari noong siya ay matapos na ma-resurrect at binili niya yung kanyang mga alagad. Apply din po ito sa atin, no? Bilang mga alagad sa ating panahon, no? Ngayon, mga kapatid, ang gawain ng servants at ng porter, ito po ay hanggang sa dumating ang Panginoon. Malinaw po na sinasabi dyan na ang gawain ng porter ay hanggang sa panahon na dumating ang Panginoon. Ganon din po yung trabaho ng servants. Na yung son of man dyan, walang iba sang-ayon sa mga mabasa, hindi ko na po inilagay dyan, na si Christ, no? Si Christ yan. Natitignan po natin yung mga araw. Yan, linagyan ko po ng araw na kung ating pong pag-aaralan ng mabusisi ang track 3, page 58, paragraph 2, ay malinaw na sinasabi dyan na ang Son of God na walang iba kundi si Christ ay nag-uto sa kanyang porter towards until his return. Yung pag-utos ng Panginoon sang-ayon sa prinsipyo ng RAD ay mula nung siya ay umalis, bago umalis, kanyang inutos yung kanyang mga alagad, ang bawat isa sa kanyang gawain, at nag-utos siya sa kanyang porter habang siya ay wala. So, ang gawain, mula nung inutos niya hanggang sa siya ay bumalik muli, yun, andun po yung gawain ng porter, no? The porter or watchman is commissioned to watch until the son of man returns. Wala po yan putol. Hindi po yan naputol sa panahon na namatay si Brother Hotep. Yun po yung stand ng Bayesian pasture, no? Bayesian pasture. Malinaw po yan, mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan at babasahin ang track 3, page 58, mga kapatid, sana bigyan po natin ng pansin na ang gawain ng porter ay nagpapatuloy hanggang sa kanya siya ay bumalik, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, no? So, paano tayo nakakasiguro? Paano tayo nakakasiguro na yung gawain ng porter nagpatuloy hanggang sa ating panahon at hanggang sa panahon ng pagbalik ng Panginoong Jesus? Sapagkat meron po tayong mga kapatid, isa sa kapatiran o membro ng Weko Association, wala pong iba kundi si Brother Romel Agustin, na ginagamit niya yung salitang until. Pag sinabing until ay talagang hanggang sa util, no? So, tingnan po natin, subukan po natin gamitin yung until, no? Mga kapatid, yung son of man na walang iba kundi si Christ, noong siya ay wala, no? Inutos niya yung kanyang mga alagad at ang bawat isa sa kanyang gawain, and commanded the porter. So, commanded the porter. So, meron ang Panginoon, meron siyang
special na ibinigay doon sa kanyang porter. At ang porter ay hindi mawawala hanggang sa panahon na siya'y bumalik. So, yun po yung official stand ng Bayesian Association na siyang humahawak ng pangalan The Davidian Seventh-day Adventist Association. So, yun po mga kapatid. So, gusto ko na kayo na magbasa nito, nitong sa track 3, page 58, paragraph 2. Dito po tayo sa next slide po mga kapatid, tungkol sa porter. Paano po tayo nakasiguro yung sinasabi natin na ang gawain ng porter o yung porter mismo ay nagpapatuloy hanggang sa panahon ng Second Coming of Christ? The Son of Man commands the porter to watch until his return. The porter or watchman is commissioned to watch until the Son of Man returns. So, malinaw mga kapatid, dito po sa Symbolic Code Volume 1, Number 3, Page 4, Paragraph 4. So, dito po natin makikita na yung gawain pala ng porter at yung gawain ng servants ay ito po ay hanggang sa dumating ang Panginoon. Gaya po nung ating binasa sa Track 3, Page 58, Paragraph 3. So, dito po natin makikita na ang gawain ng porter o yung porter mismo ay hindi na tapos sa panahon na mamatay si Brother Hotip. Subalit meron pa rin po tayong mga kapatid o ating sister association na hindi na po ito ina-apply. So titingnan po natin kung ano yung sinasabi ng RAD dito po sa Symbolic Code Volume 1 Number 3 Page 4 Paragraph 4. Ito po ang pagkasabi. Kinumbintarahan po rito yung Mark 13:34. So, ano po yung katotohanan na sinasabi rito? So, babasahin ko po. Sabi rito, Christ has further illustrated this incident in the parable of Mark 13:34. For the Son of Man is as a man taking a far journey who left his house and gave authority to his servants and to every man his work, and commanded the porter to watch. So mga kapatid, alam nyo na po yung servants dyan. Pero ang punto po natin dito na tinatatalakayin ay yung tungkol po sa porter to watch. Hanggang saan ba ang gawain ng porter to watch? Sapagkat sinabi rito, inutusan ng Panginoon yung porter na mag watch. So alam naman natin ang gawain ng porter, no? Mga kapatid. So yung porter, bago ko po ipatuloy yan, ang gawain ng porter, mga kapatid, i-review lang po natin sandali, na yung porter, tinawag po yan na parang sa ating panahon, yan yung mga bantay pinto. Kahit nga sa ancient Israel, marami po tayong mababasa na yung porter, siya yung in charge doon sa isang establishmento, ibig sabihin gwardiya. So yun yung trabaho niya, to watch. So kung merong pupunta doon, kung merong papasok, halimbawa sa mall, kung ikaw ay pupunta sa mall, bago ka makapasok sa mall, meron munang mag-i-inspect sa'yo. Sila yung naging nakatingin, sila yung watcher, sila yung ang trabaho nila to watch and to inspect. So bago ka papasok, makakapasok doon sa isang building, isang establishmento, ay kailangan kang dumaan sa inspection. Yun po yung gawain ng bantay pinto, sapagkat siya yung in charge doon sa bagay na yon. So mga kapatid, ang sabi rito, and commanded the porter to watch. Ito po yung ang sunod po na pangungusap dito. Ito po yung sinabi ng inspiration. Ang sabi dito, after a long time, open and close parenthesis, sabi rito, from his ascension to the purification of the church. So malinaw dyan mga kapatid, yung after a long time na absent, na wala yung Son of Man, ang sabi doon, yung long
after a long time, yung panahon na yon na wala siya, na inutusan niya yung porter to watch from his ascension mula nung siya'y umakyat to the purification of the church. Napakalinaw po yan, mga patid. Kung sasabihin natin na wala ng yung trabaho ng porter, ay malinaw dyan. From his ascension to the purification of the church. Ang tanong, purified na ba ang church? So ang sabi pa dito, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them, Matthew 25:19. Consequently, the period of his absent, yun yung sa panahon na wala yung Son of Man at inutusan niya yung porter to watch, ends at the purification of the church, at which time he reckons with his servants and himself taketh charge of his flock. So malinaw, mga kaibigan at kapatid, na yung porter ay inutusan o yung porter ay in charge doon sa kanyang flock. Kung tayo ay naniniwala na merong totoong association o totoong bayan ng Diyos or totoong pasture sa ating panahon, kung tayo ay nag-aangkin na mayroong totoong headquarter o merong totoong pasture sa ating panahon ngayon, na yun ang sinasabi nito na his flock, ay sana maniwala tayo na merong porter na mag-watch doon sa pinto. Sapagkat pag sinabing pinto o yung door, ay hindi naman pwedeng walang door, no? Walang mag-invite o walang inspection bago yung pagpasok doon sa isang flock, di ba? So mga kapatid, ang sabi rito, malinaw na sinasabi ng Rad na yung long time of his absent, after a long time from his ascension to the purification of the church, and the Lord of those servants cometh and reconnect with them, Matthew 25:19. Consequently, the period of his absence ends at the purification of the church, in which the time he reckons with his servants and himself taketh charge of his flock. So yun po yung servants and the porter, ay inutusan ang porter to watch. To watch. Ang gawain ng porter ay to watch. At ano pang gawain niya? Siya yung mag-inspect. Ang trabaho ng porter, malinaw po yan sa TG. 1TG number 2. No? Ang porter, ang gawain ng porter ay to invite and to authorize the shepherds. So, paano po tayo naging membro ng isang association? Paano po tayo na-authorize bilang isang manggagawa? Yun na lang po ang iisipin natin. Paano po tayo naging nakapasok sa isang samahan na walang nag-invite o walang nag-open doon sa door, walang nag-watch doon? At paano po tayo naging Bible worker sa isang samahan kung walang mag-authorize? Ang tanong, sino ang nag-authorize sa inyo na kayo ay maging Bible worker? Sino ang authorize na magbigay sa inyo na kayo ang ganitong posisyon dyan sa inyong samahan, kung hindi tayo naniniwala sa Rad na ang sinasabi ng Rad malinaw, na yung long, after a long time from his ascension to the purification of the church? Napakalinaw po yan, mga kapatid, no? So ang pag-authorize po, kung paano tayo naging official, kung paano tayo naging membro, dadaan po yun doon sa porter. Ang porter, ang trabaho niya, to watch and to open and close the door.
and invites and authorizes the shepherd. So mga kapatid, napakalinaw po niyan. Napakalinaw po na talata o passages ng Rad na hanggang sa pagbalik ng Panginoong Hesus, ang porter ay gagawa sa kanyang gawain to watch, to invite, to open the door, to authorize the shepherd. So paano tayo maging shepherd kung walang nag-authorize sa atin? So malinaw ang 1 TG number 2, 19 to 20, inyo pong basahin, na yung porter doon magmanifest ang spirit of prophecy. Doon magmamanifest at ang porter, siya ang mag-authorize, no? Siya ang mag-authorize sa mga shepherd at doon sa teachers. Siya yung may tinatawag na in charge. Siya ang in charge doon. So mga kapatid, meron po akong iiwan na mga siguro limang mga tanong patungkol po sa topic na ito. So ako po ay humihiling na sa inyo mga leader dyan sa WICO Association, kasama na ang mga Bible worker, na inyo pong tugunan ang tanong na ito, no? Sapagkat isa pong tungkulin ng isang manggagawa o isang author, isang leader na magbigay ng side ninyo. So sa paraan na ito ay akin pong ginawa na inyo pong tugunan, no? May ito po yung aking mga katanungan, no? Una, ang tanong ko na dapat yung sagutin, si Brother Hotep ba ang huling porter? So yan po yung una kong tanong. Si Brother Tasyo, Victor Tasyo Hotep ba ang huling porter? Siya ba ang huling porter? So yun po ang bigyan nyo ng kasagutan. Ang una ko pong tanong, si Brother Tasyo, Victor Tasyo Hotep ba ang huling porter? Pangalawa pong tanong mga kapatid, kung si Brother Tasyo, Victor Tasyo Hotep ang huling porter, makakapag-watch o inspect o makapag-authorize pa ba ang taong patay na? Una kong tanong, si Brother Hotep ba ang huling porter at pagkatapos nun wala na? At kung si Brother Hotep pa rin o si Brother Hotep ang huling porter at hanggang ngayon siya ang porter kasi huli nga, makakapag-watch or inspect o makakapag-authorize pa ba ang taong patay na pagkat matagal nang namatay si Brother Hotep? Yun po yung pangalawa. Ang pangatlong tanong ko po, ang gawain ba ng porter ay namatay kasama ng ni Brother Hotep? Ang pangatlo po, ang gawain ba ng porter ay namatay kasama ni Brother Hotep? Kasama ba ni Brother Hotep? Pagkamatay ni Brother Hotep, kasama ba yung role o yung gawain o yung position na yung porter in charge doon to watch, to inspect, no, to authorize the shepherd? Kasama ba yung gawain ng porter na namatay kay Brother Hotep? Ang isa pa pong tanong, ang pang-apat na tanong, ang porter ba ngayon ay ang mga libro o ang Holy Spirit? Yun po ba? Oh, yung porter ba, ang unang ang porter noon ay si Brother Hotep? Ngayon ba, dahil namatay na yung porter, ang porter na ba ngayon ay ang mga libro o yung mga sinulat o ang Holy Spirit? Yan po mga kapatid. At ang huli ko pong tanong mga kapatid,
hindi na ba kailangan ng porter sa ating panahon? Yan. Hindi na ba kailangan ng porter? So mga kapatid, yan po yung iiwang ko pong tanong, nawa loobin po ng Panginoon na inyo pong tugunan o sagutin yung mga katanungan, sapagkat ito po ay napakahalaga sa atin bilang mga mananampalataya ng RAD, sapagkat napakalinaw po ng mabasa, mga kapatid. So, ang inyong po lingkod, Brother Jury Nunez, na sa inyo po ay nagbibigay ng paalala, tanong na kailangan po mabigyan ng kasagutan. Sapagkat ang opisyal na stand ng Bayesian Association sang-ayon po sa nakasulat sa RAD at sa Bible na ang gawain ng porter ay matatapos lamang sa panahon ng purification, sa panahon na darating ang Panginoong Hesus. So mga patid, magandang araw at nawa ang pagpapala at ang biyaya ng Diyos ay sumaating. Magandang araw po ulit sa inyong lahat.